Diyan pala kayo. Ako nga pala ulit, Sally. At dito tayo ngayon para pag-usapan natin kung paano makatipid. So ito yung 5 tips. Number 5. Kung mahilig kayo mag-travel sa iba't ibang lugar, hintayin nyo yung mag-set sail. Madaming nag-promo ngayon sa mga airlines or sa iba't... Hindi na sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa. Pero, huwag nyo asahan na maganda yung service nila. Ano yan? Expect nyo maganda yung service, nagbayad ng alam kayo ng piso. Diyos ko po! So, tinis-tinis lang kung gusto yung makatipid talaga. Mag-travel kayo, huwag na kayo gumawa ng package. Magpabook na lang kayo. Pabook na lang kayo ng airline. Tapos, gumawa na kayo itinerary ng sarili nyo. So, makakatipid kayo dun kasi sa package. Sa package kasi, may mga patong at saka may cut na rin yung agency or yung nagpapapackage. Tama? So, gumawa kayo ng itinerary nyo. Magpabook na rin kayo ng hotel in advance. Tapos, mag-e-toilet kayo. Nandiyan si Google. Search nyo. Tingin kayo kung saan magandang lugar pwede puntahan. At saka, ito na yung mga vlogs ng ibang tao. Kung ano yung reviews nila. Di ba? English? Can you help me? You speak English? No, English, no English. Just go straight, and then left, right. And then go. Where is Disneyland, brother? Disneyland, brother? Disneyland. You go, taxi, and then left. Number 4. Pag-shopping. Kung kayong may extra budget at pumunta sa mall, bilhin nyo lang yung gusto ninyong tamang bibilhin nyo. Huwag na kayo mag-over budget. Or, huwag na kayo mag-overspend. So, kung ano lang yung kailangan, yun lang yung bibilhin. At sa pag hindi naman kailangan, huwag yung bilhin. Twice, think thrice, or think 1,000 times before you spend your money. Ano ba? Is it a want? Is it a need? Kung ano yung mas kailangan nyo, yung basic na kailangan nyo, yun ang bilhin nyo. Huwag yung luho. Tip number 3. Kung kayo naman mahilig sa pagkain, bawal sa pagkain. Kung mahilig kayo kumain na kumain, wala problema. Kasi sabi nga nila, huwag tipirin pag pagkain. Pero syempre, ano yan? Kakain ka ng kakain? Kakain. Bes, magtipid-tipid din. Lumalaki ka na nga eh. Masarap kumain sa labas. Oo, masarap kumain sa labas. Pero huwag naman sa mamahaling restaurant. Siguro, pwede ka kumain sa mamahaling restaurant. Once a month, i-treat mo yung sarili mo. Wala problema. Pero kung everyday ka kakain sa labas, naku, mauubos yung pera mo. Tip number 2. Gadgets. Kung mahilig ka sa gadgets, walang problema. Kaso, huwag ka naman magpalit ng gadget every 6 months or 1 year. Pwede pa naman yung gamit mo. Bakit ba ka bibili? For the purpose lang naman makatext ka, makapag-Facebook, makapag-Twitter, at kung ano-ano pang gagawin mo, bakit ka bibili na every 6 months papalitan mo? Diba? Sayang yung pera, bes. I-invest mo na lang. So, maganda pa mag-invest or ipon mo na lang. Diba? Ano yan? Bibili ka ng iPhone? At magkano? 50,000? 30,000? 40,000? Tapos, kapag may bago ulit, bibili ka na naman. Bibili ka na naman ng bagong inquiry. Kapag dumating na naman yung iPhone 8, bibili ka na naman. Papalit ka na naman. Huwag ganun, bes. Para ano? Para may pagmayabang ka? iPhone 7, iPhone 8, S8. Ang dami-dami na lumalabas. Diyos ko po. Ano ka? Tindahan ka ng cellphone? Or ano, bebeta ng cellphone? Okay, sabihin natin, bumili ka ng worth 40,000 cellphone. Eh kung invest mo yan, in 5 years, kikita ka pa. Ang cellphone, in 5 years, ibebenta mo, wala na, nga, di ba? Sabi nga nila, mas di bali nang may cellphone kang luma, may pera ka naman in the future, di ba? Kesa naman, may cellphone ka na bago ngayon, nga ka naman bukas. Nga.
At saka, bakit ka pa bibili ng mamahaling cellphone? Para saan? Para may pagmamayabang? Bes, hindi basehan ng cellphone, magandang cellphone para sabihin mayaman ka. Kasi maganda na lang yung pagmukha ka mahirap. Pero hindi nila alam, mayaman ka. O, diba? Tip number one. Transportation. Kung ikaw talaga yung nagtitipid, may mga public transportation tayo na pwede natin gamitin. Kaya tayong jeep, may bus, may tricycle, may pedicab. Pero kung yayamanin ka, mag-Uber ka, magta-taxi ka, at kung ano-ano. Yun nga lang, iwas sa hassle kung nag-Uber ka, nag-taxi ka. Pero, on the other side, makakatipid ka naman kung magbabas ka, mag-jeep. Pero bes, pag mga formal naman yung pupuntahan mo, at kailangan maayos ka, paminsan-minsan naman, syempre, magta-taxi ka, or mag-Uber ka na lang, or mag-grab taxi ka, o diba? Pero kung yung mga simple pupuntahan lang naman, katulad ng pupunta lang sa mall, or pupunta lang sa park, or kung saan-saan, bes, mag-public transport ka na lang, pero hassle lang sa mga hold-upper, snatcher, at kung ano-ano pa, diba? So, tignan mo na lang. So, bes, huwag ka lang magsusuot ng mga alahas. Taso mo papakita yung cellphone mo sa labas. Okay na. Mahilig ka sa mga mamahaling damit. Payo ko sa'yo. Bes, extra tip. Ako, nabuhay ako sa pagkakaan na hindi lahat ng mga damit ko, mga sapatos, mga damit, mga pantalon, at mga gamit ko, mamahalin. Nasanay ako sa Changi-Changi, Ukay-Ukay, saka Divisoria. Bes, kung ikaw lang naman yung taong komportable na manamit, suot ka lang ng kung anong damit na available, di ba? Bakit ka pa bibili ng Polo Sport, Giordano, or Gap, or kung ano yung signature na damit, para makikiusa lang. Diyos ko po. Sayang ang pera, bes. Invest mo na lang.